Sabrina's POV. Gabi na. Halatang inaantok ka pa. Tumayo ako at pumasok ng kwarto. Ikukuha kita ng damit para makapagbalit ka. Sigurado ka? Inabot ko sa kanya ang plain white t-shirt ko at jersey shorts ko. Malaki yon kahit na siguro kung kakasya yun sa kanya. Magbalit ka muna. Tabihan mo sa pagtulog sa Jiro. Doon ako sa kwarto ni nanay matutulog. Hindi si Ethan natinag sa kanyang kinatatayuan. Naninigoro ang kanyang tingin sa akin kung di ba ako nagbimiro. Kung di lang ako naawa sa kanila ng anak ko, hindi ko hahayaan na mangyari yung bagay na to. Di naman ako ganun kasama para ipagdamot na makapiling nilang isa't isa. Alam ko ang pakiramdam ng walang tatay. Alam ko ang pakiramdam na nangungulila sa isang ama at yon ang ayaw ko iparanas sa anak ko. Kaya simula ngayong gabi, ipaparanas ko sa anak ko ang bagay na hindi ko naranasan noon. Dahil siya ay merong tatay na sabik siyang makasama, samantalang ako hanggang pangarap lang, hanggang palaginip lang na makita ko pa siya. Sige na, bukas na lang natin pag-usapan ang tungkol sa setup ninyong mag-ama. Maliit ko siyang nginitian bago lumabas ng kwarto. This time kakayanin ko na malayo sa akin ang anak ko, dahil darating ang araw tuluyan na kaming malalayo sa isa't isa. Nagkapunan ka na ba? Umiling ako. Kakain ako mamaya, ipag-ahanda kita. Hindi na, Ethan. Natigil siya sa akmang paglabas. Hilaw na tumingin siya sa akin na makita ang seryoso kong mukha. I'm sorry, I crossed the line again, he said in low and soft voice. Maliligo lang ako. Salamat dito sa damit. Tinanguan ko lamang siya. Napabuga ako ng hangin nang makalabas siya ng kwarto. Parang mali yata ang desisyon ko na dito siya patulugin. Pero alam nga namang bawiin ko ang sinabi ko. Pinahiram ko na nga ng damit eh. Lumabas ako at pumunta sa kwarto ni nanay pero di ako makapasok dahil nakalock ang pinto. Kinakatok ko siya pero hindi sumasagot. Nakatulog ka agad siya? Saan ako matutulog nito? Nakabusangot na bumalik ako sa kwarto. Nang makalabas si Ethan sa banyo, ako naman ang nagbanlaw ng sarili. Hinain ko lang yung pagkain. Aniya na makitang pumasok ako sa kusina. Hindi kasi ako makatulog ulit kaya nagtimpla ako ng gatas. At hinain ko na lang din, salamat. Gusto ko na nga siyang tarayan, pero naaawa ko sa mukha niyang may paawa effect. Habang nagsasalita, umupo ka. Minuwestra ko ang kamay sa katapat na upuan. Pag-usapan natin ang tungkol kay Jiro. Mariin siyang napanunok bago umupo. Anong pag-uusapan natin tungkol sa kanya? Umiyak siya kagabi nung sinabi kong hindi ka pupunta dito. Biglang nanikip ang dibdib ko. Alam kong gusto niyong makasama isa't isa at yun ang pag-usapan natin. Anong gusto mo sa inyong dalawa ni Jiro? Ikaw, Sabrina, anong gusto mo? Huwag mong ibalik sa akin ang tanong, Ethan. Ikaw ang tinatanong ko. Ina kanya, malamang tatanungin kita. At ama kanya? Di ko napigil ang singhalan siya. Eyesight. Kaya tinatanong kita kung anong gusto mo. Sabihin mo sa akin na malaman ko at kung okay ba yun sa akin o hindi. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha na tumitig sa akin. Paano kung sabihin ko na gusto ko siyang makasama buong araw? Kaya kapanggang magdamag, alagaan araw-araw, ihatid sa school, sunduin. Lahat-lahat ng ginagawa ng isang tatay. Lahat-lahat ng ginagawa mo sa kanya araw-araw, papayag ka ba? Napayo kong umiwas ako ng tingin ng maramdaman na malapit nang mahulog ang luha sa mga mata ko. He want to be a good, responsible, and caring father to Jiro. Pero paano niya magagawa ang mga bagay na yun kung wala sa kanyang bata? Paano niya yun gagawin kung nakawalang oras na mailalaan niya sa anak niya? Sinalubong ko ang puno ng emosyon niyang mga mata. Sino ba naman ako para hindi pumayag? Sabrina, nung sinabi kong ibabalik ko sa iyong 7 taon na di mo nakasamang anak mo, I mean it. Patunayan mo lang sa akin na kayang-kaya mo siyang alagaan, na mahalin siya ng lubos at huwag hayaang masaktan. Kapag nakaya mong lahat ng yon, iyong iyon na sa Jiro. Kahit hindi ko sabihan, kahit hindi ko hilingin, alam kong yun ang gagawin ni Ethan sa anak. 3 araw pa lang silang magkasama pero nakikita at nararamdaman ko na kaagad kung gaano niya kamahal ang anak niya. Kahit pagod siya galing SG, sinundo niya pa rin to sa school. Inihatid dito sa bahay, inasikaso, pinakain, tanabihan hanggang sa makatulog. Ayoko na maging selfish para sa anak ko. Ayoko iparanas ang naranasan ko sa aking tatay dahil siya, yung tatay niya, sabik na sabik makasama siya. Di ko naubos ang pagkain ko, tumayo na ako at dinala yon sa lababo. Pasimple kong pinunasan ang butil ng luhang kumawala sa mata ko.
Kahit nag-usap kami ni nanay tungkol sa kung bakit wala sa tabi namin si tatay, di ko pa rin maiwasan na hindi masaktan. May pagkakataon pa rin na parang di ko sila kayang intindihin. Minsan namumuo sa puso kong sama ng loob sa kanila. Isang iyak ang nagpalingon sa akin. Agad pinuntahan ni Ethan ang anak at kinarga ito kaagad. Bakit ka umiiyak, anak? Hinagod ni Ethan ang kanyang likod, pinapatahan. Hindi ko itatanggi. Nagsiselos ako, nasasaktan. Dahil tatay niya lagi yung bukang bibig niya kahit narito naman ako kasama siya. Naging anino ako kapag narito ang ama niya. Tabihan mo na siya sa loob. Di ko na hinintay lumingon sa akin si Ethan at binalik ko agad ang tingin sa harap ng lababo. Nang matapos sa ginagawa sa sofa, sa sala ko dumiretso at doon humiga. Wala akong unan, walang kumot. Di na ako pumasok sa kwarto para kumuha. Naninikip pa rin ang dibdib ko. Mahirap tanggapin na hindi na akong mahalaga sa anak ko, na hindi na akong kailangan niya. Ang dahilan ng pag-iyak niya dahil wala ako sa tabi niya. Ang hirap pero kailangan kong harapin ang realidad. Kailangan kong tanggapin ang katotohanan na kailanman hindi ako magiging sapat para sa kanya. Nadarating ang araw, lalayo siya sa akin. Pipiliin niyang sumama sa kanyang ama. Wala akong laban. Matagal na siyang nangungulila sa tatay niya. Matagal niya nang hinihiling na makasama ito. Nakita ko naman sa kanya kung gaano siya kasaya kapag kasama niya ang tatay niya. Mabibili pa niya ang mga bagay na gusto niya. Makakapunta sa lugar na nooy hanggang pangarap lang niya dahil wala kaming pera. Sa poder ni Ethan, magagawa niya ang mga gusto niya. Mabibili at makakain ang mga ninanais niya. Makakapasal, makakapunta sa iba't ibang lugar nang hindi na mong problema sa pera. Hindi na puro chop suey at chicken joy ang ulam sa umagahan. Hindi na loaf bread na butter ang palaman at snacks na baon sa school. Tila siya mainitan at malilate sa school dahil kotse ng sasakyan niya papunta doon. Tumagilid ako na higa paharap sa sandalan. Nakatakip ang kamay sa bibig, impit na umiiyak at tinayaan ng mga lulang magsipagbagsakan. Mula sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana at ang lumang sofa ni nanay na aking hinihigaan, saksi sila kung gaano ako nasaktan ngayon at umiiyak. Naiisip na balang araw, mawawala na sa piling kong aking pinakamamahal na anak. Ang aking nagsisilbing lakas, ang aking kalahating buhay, my everything. Iisa lang ang dahilan kung bakit hindi ko kayang tanggapin si Ethan. Dahil natatakot ako na masaktan ang anak ko. Dahil sa masamang tingin na ibang tao, lalo na totoo ang sinasabi nila na bunga si Jiro na isang gabing naging bayaran ako. Di ko alam kung anong oras na ako nakatulog. Pagising ko kinabukasan, ramdam ko ang pamumugto ng mata ko. Maliwanag na pero tulog pa rin siya. Kahit masakit ng ulo at mata dahil sa pag-iyak kagabi, bumangon na ako. Ilang beses pa nga ako na naghilamos. Nilagyan ko pa ng ice ang mata ko para mabawas na ang pamumugto. Knowing kay nanay, lahat na lang napapansin sa akin. Maya-maya lumabas si nanay mula sa kwarto niya. Nagulat pa na makita ko dito sa kusina, pero tumuloy din at umupo. Nakanguso namang inabutan ko siya ng tasa at kutsara nang senya-sanya ako. Nilapag ko yun sa harapan niya at pinagtimpla ng kape. Anong oras ka nakauwi kagabi? Hindi kita nahintay, nakatulog ako ng maaga, napagod ako kahapon eh. Humihikab na saan niya. Umuwi agad si Ethan pagkadating mo? Kawawa naman yung tao eh. Kahit nakikita sa mukha ang pagod niya, hindi pa rin tumitigil sa pakikipaglaro sa anak. Dito siya natulog. Napaayos siya ng upo. Nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa akin. Seryoso? Tabi kayong tatlo na natulog? Hindi po, sa sofa ako natulog. Hindi ako makapasok sa kwarto mo kasi nakalock. Kaswal na sagot ko. Di na siya nagtalita nang tumalikod ako at naghanda ng lulutuin. See? Ganyan siya. Ramdam niya kagad na may something sa akin. Gustuhin niya mang malaman, gustuhin niya mang pag-usapan namin, hindi siya nag-open up. Hinihintay niyang ako ang kusa magsalita o magsabi sa kanya dahil hindi niya ako mapipilit kung ayaw ko talaga. Kipay at malaking boobs lang talaga ang namana mo sa akin. Ow! Hiyaw ko na madaplisan ng kutsilyo ang dulo ng daliri ko. Paglingon ko kay nanay nang laki ang mata ko at ramdam ko, umakyat ang lahat ng dugo ko sa aking mukha na makita si Ethan. Nakatayo sa likuran ni nanay, magulong buhok, may bakas pa na higaan ng kaliwang pisngi.
bahagyang nakakunot ang kanyang noo at inaantok ang mata na nakatingin sa akin. Hala, may dugo. Bakit ka nasugatan, anak? Tarantang sambit ni nanay. Nang tingnan ko ang daliri ko, umaagos na palang dugo, papunta sa likod ng palad ko. Tumalikod ako at tinapat iyon sa nakabukas na gripo. Yang bunganga niyo kasi, nay. O Ethan, gising ka na pala. Magandang umaga. Aniya nang mapansin ang lalaki. Kusang umikot ang mata ko nang marinig ang masiglan itong boses habang kausap si Ethan. Good morning po, tita. Nak, pagtimpla mo nga si Ethan ng kape. Bubungaan ko na sana siya na magsalita si Ethan. It's fine, tita. I can handle myself. Umatras ako sa gilid ng maramdaman ang paglapit niya. Mula sa gilid ng aking mata, nakita ko ang pagtingin ni Ethan sa kamay ko bago kumuha ng tasa at kutsara. Napaismid ako sa aking isipan. Di ko alam pero naiirita ako ngayon. Pinunasan ko ang daliri ko na may sugat. Nang makita ang di na yon dumudugo, nilagyan ko ng betadine ang bulak at tinapal doon saka binalot ng band-aid. Medyo mahapdi pero kaya naman. Kaya lang hirap na akong gumalaw dahil nakangat ang may sugat kong daliri at hindi ako komportable. Ako na magpapatuloy sa ginagawa mo, he said in a husky voice. Ramdam ko ang pagtayo ng mga balahibo ko sa aking bato nang dumampi ang kanyang mainit na hininga doon. Umusog ako papalayo sa kanya at pinagpatuloy ang ginagawang hindi pinapansin ang sinabi niya. Ako na dyan. Ulit pa ni Ethan pero nagbingi-bingihan pa rin ako. Kahalikan kita kapag... Mabilis na binitawan kong kutsilo na hawak at lumayo sa kanya. Narinig kong mahina niyang pagtawa ng tunguhin kong ref. Nagsali ng tubig doon at mabilis na ininom. Aray! Mahina ang daing ko pa. Nang masapol ang ulo ko sa red bell pepper na ibinato ni nanay, walang cold water sa morning. Nagbabanta ang boses niya. Sinimangutan ko lamang siya at dinampot yung binato niya sa akin. Nagsalin ulit ako ng tubig. Pinaghalo ko ang mainit na tubig at ang normal na tubig para maging maligam-gam yun. Tsaka ininom sa harap ni nanay. Walang salitang iniwan ko sila ni Ethan sa kusina. Pumasok ako sa kwarto at kumuha ng damit. Maliligo na ako. Nang matapos ako maligo, naabutan ko ang mag-ama na nagkukulitan sa kusina. Tapos na si Ethan sa pagluluto. Naghanda na rin to ng baon ni Jiro na snack sa school. Di matapos-tapos ang ama dahil sinusundot nito at tagiliran. Ang ending, nagkilitian sila. Namakita ko agad silang tumigil pero ang kanilang mga mata nag-uusap. Nag-aasaran sa pamamagitan ng tingin. Mamay! Mommy! Agad na pagtatama niya nang lingunin niya si Ethan. Nag-aagahan kami ngayong tatlo. Si nanay, ayon, nasa kabilang bahay na nakikichismis. Bakit iba ang damit mo? Wala kang work? Wala. Sasabay ako sa paghatid sa'yo sa school. Kakausapin kong teacher mo. Napayo ko at tila nawalan siya ng ganang sagot. Tinaliman ko ng tingin si Ethan nang magtagpo ang tingin naming dalawa. May binulong siya sa anak at sinubukan na lang na matapos na itong kumain. Hanggang sa makasabay, tahimik pa rin si Jiro sa aking tabi. Panay ang tingin ni Ethan sa amin sa rearview mirror. I mean sa anak niya na mukhang pasa ng buong mundo. I sighed inwardly. Okay, I lower my pride. Kawawa naman ang batang to. Kainis lang kasi lalo niya naging kamukha ang tatay niya kapag ganyang seryosong mukha. Takot ka ba kay mamay? Mahinang tanong ko. Umiling siya ngunit di makatingin sa akin. Natatakot ka ba sa mga teacher at classmates mo dahil pupunta ko doon? Nahihiya ka ba? Hindi siya sumagot. Hindi rin umiling. Tahimik lang siya habang sa labas ng bintana ang tingin. Siguro yun nga ang dahilan. Inawakan ko ang kamay niya. Kinarga at pinaupo sa kandungan ko. Ang bigat na niya. Hindi na siya baby na kaya ko pang kargahin. Hindi ka dapat matakot, anak. Hindi ka dapat mahiya gayong di naman totoo ang mga sinasabi nila tungkol sa iyo at kay mamay. Tama yung ginawa mo na ipagtanggol ang sarili mo kapag may nang-away at nang-api sa iyo. Basta lagi mong tatandaan, dapat lumaban ka kapag nasa tama ka at huwag magpapa-api kanino man. Nandito lang si mamay palagi makikinig sa iyo. Nagtama ang mga mata namin ni Ethan sa rearview mirror. At ang daddy mo, pwede mong sabihin sa akin, okay daddy, lahat na nangyari sa'yo, masaya, malungkot, nakakahiya o kahit ano pa yan, pwedeng pwede mo yung ikwento sa amin, anak. Huwag kang matakot na baka maghalit kami.
Hindi namin magustuhan dahil ang lahat ng mga sasabihin namin para yun sa ikabubuti mo. Naiintindihan mo ba si Mamay? Opo. Sumiksik siya sa akin. Sorry, Mamay. Hush, it's okay. Basta huwag mo nang ulitin, ha? Tumango siya at niyakap ako. Nakita ko ang pagngiti ni Ethan sa akin hanggang sa makarating kami sa school sa kandungan ko siya nakaupo. Muntik na ako matumba pagkababa ko dahil namamanhid ang binti. You okay? Nag-aaral lang tanong ni Ethan nang masalo niya ang kamay ko nang muntik na ako matumba. Nahihilo ka? Hindi, namamanhid lang binti ko. Di pa siya kumbinsido na sagot ko kaya pinapasok niya ako ulit sa loob ng sasakyan at pinagpahinga saglit hanggang sa tuluyan nang mawala ang pamamanhid ng binti ko. Karga sa kanang kamay ang anak, sa kaliwa, bit-bit ni Ethan ang bag na pumasok kami sa loob ng campus. Ito lang ang may-ari ng paaralan na kilala ko na ayaw ipasok sa loob ang sasakyan niya at piniling maglakad papasok sa campus. Mga nanay, yaya, teachers, estudyante. Natutulala na nakasunod ng tingin kay Ethan habang naglalakad karga ang anak. May nagbubulungan ng mga nanay at yaya. Mga teachers na nagpapakyut at nagdadalagang Pilipina na binati si Ethan pero wala man nantong response sa kanila kahit tango. Nakasunod lang ako sa likuran nila na parang isang yaya ng kanyang anak na hindi sinahura ng isang taon. Huminto si Ethan at kunot noong nilingon ako. Napansin niya siguro medyo malayo ako sa kanila. Na makalapit, dun lang bumalik sa normal na emosyon ng kanyang mukha. All teachers to the principal's office, now! Parang robot na sumunod sa kanya isang teacher na sinabihan niya. Taranta to ng tinawag ibang teachers at sumunod sa amin, papunta ng principal's office. Sino sa inyong nilapitan ng anak ko at pinagtawanan siya na magsumbong na tinutukso siya ng kaklase niya? Yun agad ang bungad ni Ethan nang makapasok na lahat ng teachers. Anong karapatan niyo para pagsabihan ng ganon ang anak ko? Nanginginig ang kamay, hinila ko ang laylayan ng damit ni Ethan nang tumaas ang boses niya. Di ko akalain na may ganitong guro na nakapasok sa sarili kong paaralan. I will expect your resignation letter now. Nagsinghapa ng mga teachers, hindi inaasahan na yon ang gagawin ni Ethan. May dalawang babaeng teachers na nakayoko ang ulo. Magkatabi sila at tansya ko'y magkaedad lang kami. So, the two of you ang pinagtawanan ng anak ko at pinagsabihan ng di magandang salita ang nanay niya? Parang di kayo mga babae. Puno ng sarkasmo ang boses. Umalis na kayong dalawa sa harapan ko at bago pa matapos ang araw na to, nakahanda ng resignation letter ninyo. Ethan, huwag mo na lang silang paalisin. Maliit ang boses na saad ko. Nagsalubong ang kilay, bumaba ang tingin ni Ethan sa akin. No! Kailangan nilang mabigyan ng leksyon. Walang pwedeng manakit sa anak ko at sa'yo. Pasalamat sila at resignation lang parusa ko. Hindi matanggalan ng lisensya. Sinuway ko ang sarili ko. Hindi itong tamang oras para mag-blush at kiligin. Huwag na. Mukhang bago lang sila dito. Di naman siguro nila uulitin yun eh. Umigting ang kanyang panga kaya't napalunok ako ng mariin. Paano kung sa kanila umaasang pamilya nila? Paano kung may sakit at kailangan ng maintenance? Saan yun kukuha ng pambili? Kung tatanggalin mo sila rito o kaya mawawalan ng lisensya? Pangonsensya ko sa kanya. Isang beses lang naman sila nagkamali, kaya bigyan mo na ng second chance. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Fine. Pasalamat kahit mabait tong mapapangasawa ko. Di nakaligtas sa pandinig ko ang huling sinabi ni Ethan bago siya tumalikod at hinarap ang principal. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko na ubusan na ng hangin ng baga ko. Di ako makahinga na maayos sa lakas ng tibok ng puso ko. Ramdam ko rin ang pag-iinit ng magkabilang pisiko at pamamawis ng kamay ko. Let's go! Kung hindi niya pa ako kinalabit, hindi pa ako nakabalik sa aking pagkatulala. Let's go, Sabrina! Yamot na sigaw ni Ethan nang makalabas siya ng pinto. I took a deep breath. Kung may bala kayong landiin yon, tukoy ko kay Ethan. Huwag niyo akong idamay, lalong-lalo na ang anak ko. Huwag niyo akong siraan gayong hindi niyo naman alam ang buong kwento ng buhay ko. Sinuyod ko silang lahat ng tingin. Sana aware na kayo sa susunod. Napakiusapan ko siya ngayon pero hindi ko alam kung magagawa ko pa yon sa susunod. Nagpapasalamat ako sa principal at tumakbang papalabas. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!